Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA updates. Updates tayo, 7 araw bago mag-umpisa ang All Filipino Cup at agad-agad matapos nga ang trade transaction kay David Morel ng Converge. Agad-agad ito pinapirma ng kontrata dahil nakikitaan ito ni Coach Jeff Carriazo ng isang potensyal bilang superstar. At hindi lang si David Morel kundi pati ang kanilang bagong rookie na si Gio Ambuot, pinapirma ng 2-year contract ng Converge. At asahan natin sa paparating na All Filipino Cup, isa sa mga Converge ang magiging legitimate contender. Samantala, matapos nga makakuha o makuha ng Barangay Ginebra ang kanilang Governor's Cup Championship, at isa dito sa mga player ang malaki ang naitulong ay si Jeff Chan, ang gunner na muntik nang makalimutan ng iba na hindi pa ito laos. Agad-agad pinapirma ng Barangay Ginebra San Miguel ng 1-year extension contract si Jeff Chan. Matatandaan, isa si Jeff Chan sa maraming Gilas player na may ibubuga pa kahit na malapit na magretiro si Jeff. Kaya naman pinapatunayan niya lang hindi pa siya tapos makapaglaro sa PBA. Samantala, matapos nga ang kabiguan ng Magnolia Pambansang Manok noong Governor's Cup kontra sa Meralco Bolts, na kung saan pinataob sila ng Meralco Bolts sa Game 7 ng kanilang semis. Ito na naman, marami ang nagsasabi panahon na daw para nga palitan na si Polly ng Magnolia, dahil tuwing magpi-playoffs at papunta sa finals ang Magnolia, mayroon itong iniindang injury. At pinasungalingan nga ito ni Coach Chito Victilero. Ayon sa kanya, hindi daw totoo na meron nilulutong train of Magnolia Pambansang Manok at involving si Polly, dahil kailangan pa niya si Paul. Pero alam natin na hindi basta-basta mapayag o papayag ang SMC management na ganun palagi ang nagiging performance ni Polly. At kahit pa gaano kalakas nito sa coaching staff, kung kailangan na talaga i-dispatcha si Polly, ay ibibigay talaga ito sa ibang team. At matunog nga ngayon ang panalan o pangalan na si G. Perez na posibleng maging kapalitan ni Polly sa Magnolia Pambansang Manok. Marami tuloy ang nagsasabi kung sakaling matuloy ang si G. Perez at Polly, sino ang gagamitin na team para pamanggulo, para matuloy ang nasabing trade transaction, dahil hindi po pwede ang sister team mag-trade. Ayon nga sa report, posibleng ang Terra Firma Jeep ang gagamiting pamanggulo para matuloy ang nasabing trade transaction. It's a win-win solution daw sa bawat koponan, dahil magkakaroon ng bagong liderato ang Magnolia at ang SMB, at magkakaroon ng legitimate scorer na bata ang Magnolia. Samantala, ang SMB naman, magkakaroon sila ng isang gunner na veterano sa katauhan naman ni Polly. Sana daw kung malipat na si Polly sa SMB ay hindi na ito magkakaroon pa uli ng injury pagdating sa playoffs hanggang sa finals. At hangad nga ng bawat kuponan or ng SMC management ang nasabing trade transaction, baka daw matuloy ito anytime kung masakaling maaprobahan ng PBA Commissioner's Office. At balak din daw magpalit ng coaching staff ang SMB, at tinatarget nga ang ama ni Kevin Alas na si Louie Alas. At anytime kung sakaling matuloy ang nasabing negotiation ng SMB, ay matutuloy na si Coach Louie sa SMB. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, pag-usapan natin muna, ay shoutout muna natin ang ating mga followers at subscribers kay Sir Efren Boriga, Michael Vicente, Joshua Giray, Sagiray Family, Espejo Family, Rosales Family, Tondo Manila, Katsakino Ducusin, Edison Reyes, Vic Tuason, Renato Rosario, Ronald Bersubidad, Domingo Oboo, Biscat Ranger, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, Ronald Gato, Joshua Martinez, at si Mr. Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawad niyong pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel, at don't forget to click the notification bell button at pakilike na rin po
para maging updated palagi sa kwentuhan. At hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.